Hello po. Tanggal daw ng mask. Ako po si Byron. Iba po yung si Banat. Wala yung sira ulo yun. Eh. Grabe! So ngayon po, magra-raffle tayo ng isang Ducati. Mamimigay po ang Mothers for Change ng libreng gasoline voucher. Magandang araw. Ayan. So may special guest tayo ngayon sa Banateros Riders Club. So abangan ninyo ha. Ito po yung mga Banateros. Oh, ang dami. Wow. Oh, yan. Di ba? Bongga. Party Banatay, party Banatay, party party Banatay. Ah. Party Banatay, party Banatay, party party Banatay. Ah. Ito po yung guest natin. Hello! Kamusta po? Solid, mga Banateros. Banateros dyan pagka Canada. Mahilig pa pa kulay ng mula. Hindi rin mapapatingin ang Banateros mula sa Europa. I think yan! Para sa politika. Papakilala, so papakilala lang natin. Ano po? Ah, sige. Hello po. Tatal daw ng mask. Ako po si Byron. Iba po yung si Banat. Wala yung sira ulo yun. Eh. Grabe! Si Banat. Oo, Byron. Byron siya, iba yung Banat. Oo, iba po yun. Sira ulo nun. Ano tawag mo sa'yo? Yeah, si Byron and kasama niya si Nakakayan. Na nagpapagaling pa. May sakit pa yun. So, oh, pangalawang araw pa lang niya may COVID eh. Pag-game sa dayo. Okay. Yung Ducati natin. Pamigay na natin. Pamigay na natin. Yan, pakilala ko lang. Alis ka agad eh. Si Maka po. Solid, solid. Grabe. Hindi pala tayo mga troll, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Meron po ba kayong kamag-anak na OFW? Ayan! Ayan! Meron! Meron po bang OFW mismo? Meron po. Ayan! Ayan! Ano po? Bakasyon kayo ngayon o dating OFW? Bakasyon. Ay! Saan po kayo, sir? Seafarer. Okay. Kayo, ma'am? Ay! Oh, sorry, sir. Pag may seafarer, may seafarest. Yun daw. So, sino ba po, sir? Saan kayo? Seafarer din. Ay, bakasyon din po. Pang ilang balik nyo na? Simula nung pandemya, ilang bakasyon na? Isa pa lang. Uwi ako last January. After na, di pa ulit nakasampa. Ah, talaga? Kasi sobra. Kasi Asia yung base ng trabaho namin eh. Oh. So, na-stranded ka na ngayon? Close pa yung Japan sa Korea. So wala pang pagpupunta yung mga ano. Oh. So yung bakasyon nyo, dumire-diretso na? Dumire-diretso na. January this year. Ah, oh, pero naabutan nyo naman po yung libreng accommodation natin. Hindi po. Kasi naka-uwi ako dito, wala pang lockdown. Ah, so, kasi lockdown. From Manila rin. March. Oh, February, March 2020. Bago mag-start yung lockdown, naka-uwi na ako. Kaya di na ako nag-ganon ng... Okay. So, nag-vacation ka? Oh, tsaka before naman kami ibaba, may naka-separate kami ng, ano, ng quarantine na bago kami ibaba. Okay. Sige po. Sino pa po? OFW? Yes, sir. Yes. Ma'am, kayo, bakasyon? Minister ko po. Yung mister niya nasaan? Nasa Saudi Arabia po. Naka-uwi na siya for vacation? Ako, last March 5, tapos nag-quarantine siya sa Manila Hotel. Aba, Manila Hotel! May binayaran? Wala. Ano po yan ha? Si Pangulong Duterte. Alam po ba, at ano ba itong speech ko? OFW, okay lang po ba yun? Babalitaan ko lang kayo kasi alam nyo, 10 billion na
ang ibinigay ni Pangulong Duterte, 10 billion pesos na po para lang sa OFWs natin, hindi yan galing sa pondo ng OWA. Ang OWA kasi, membership institution. Yung OFW nagbabayad ng 1,250 kada dalawang taon. Pero po, yung ginamit na 10 billion na yon, galing po yan sa pondo ng gobyerno, kaya po hindi nagagalaw yung pondo ng OWA. So, ibig sabihin, ganun po yung malasakit ni Pangulong Duterte. At naiingit na nga po yung mga hindi OFW. Kasi daw, pat kami! Di ba? Pilipino din naman kami, ganyan-ganyan. Pero syempre, yung mga hindi naman kasi OFW ay umuwi dito for vacation, tapos magbabakasyon din sa ibang bansa. Pero ang OFW po kasi ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ang gusto ni Pangulong Duterte, pagdating dito sa Pilipinas, ay wala na silang babayaran pa. Kaya ayun po, so ikukwento ko lang po para alam po ng lahat kung ano yung ginagawa ni Pangulo. Yun nga po, libre yung quarantine hotel ni OFW. Dati 14 days, ngayon 10 days na lang. 3,500 kada isang OFW, 10 araw. Magkano po yun sa isang OFW? 35,000. Tapos kada araw, ang umuuwing OFW, nasa 1,500. Yes, 1,500. So, i-multiply natin yon 1,500 times 35,000. Yun po yung ginagastos ng ating gobyerno dahil mahal na mahal ni Pangulong Duterte yung OFWs natin. Hindi tumataan sa boss mo, no? Ha? Nilang latch yung boss. Oo nga eh. Oo nga, nakakalungkot eh. Kaya, di ba rin na, anyway, ayun po. Tapos, sa ating mga OFWs naman po, meron ding programa naman ng OWA. Yung mga gusto mag-for good, sir, meron po yung tinatawag na Tulong Puso Program. Ano ba ito talaga OFWs? Isa na lang. Tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng sa mga OFWs. Halimbawa, sir, kaya gusto mo na mag-for good. O, kaya kahit na nasa ibang bansa ka, si Mrs., pwede dito sa programa na to, bubuo lang ng grupo ng mga OFWs o ng mga kamag-anak ng OFWs. At least 5 members, up to 30 members and above. Isip kayo ng negosyo nyo, business proposal, i-register yung organisasyon sa DOLE, SEC, or ask a cooperative. Bibigyan kayo ng gobyerno ng at least 150,000 pesos hanggang 1 million pesos. Bigay po yun. Hindi siya utang. So, yun. Oh, meron na pong ano, grupo ng seafarers sa sa Cavite. Cavite, ayun. Meron na pong group of seafarers doon sa Region 4A. Doon lang sila nagkakilala sa Zoom. Meeting-meeting lang sila. Ang members dapat kasi 80% OFW, 20% pwedeng kamag-anak. Ang konsepto nila, restaurant. Nabigyan sila ng 1 million. Hindi po biro ang 1 million, hindi po ba? Pero ibinigay yon. So, binigyan ko lang po kayo ng update dahil yun naman po kasi yung trabaho ko, puro OFW. Pagising, pagtulog, pag kumakain, pag nasa banyo, puro OFW po. Panaginip OFW. Nanaginip nga ako minsan, nakapilad daw yung OFW, galit na galit. Kaya, sinishare ko lang po sa inyo yung ginagawa natin sa government dahil yung servisyo naman na ito ay yun yung gusto ni Pangulong Duterte at ni Kuya Bongo. So, ayun lamang po. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. At riders tayong lahat, no? Yeah. Nax, rider na din ako. Relax ka naman, ma'am. Ay, sana. Oo nga, no? Sama po ako sa inyo. Siguro mag-absent muna ako ng mga isang linggo. Ayun lamang po. Maraming salamat. I feel so blessed na tayo po ay tinipon-tipon dito at naniniwala po ako na wala pong aksidente. Kaya sa pamumuno po ng ating banat-bay na napakalapit kay Pangulong Duterte, dati ako, pero siya na ngayon. Joke lang. Kasi po talagang hindi pa po tapos ang laban dahil darating ang eleksyon, ay kaya ko nga isinir sa inyo yung nangyayari sa OFWs kasi kailangan magtuloy-tuloy po yun. So kung hindi po may pagpapatuloy yung pagbabago, kawawa po, maraming kawawa sa atin dito. Kaya suportahan pa rin po natin yung ating Pangulo at kung sino man po yung dadalhin niya for presidency. Solid! Solid tayo! Ilan po! Salamat po! Salamat po! Ito yung mamimigay ng Ducati. Ayan na! Para raffle! Raffle!
Panigale. Sino may gusto ng panigale? Sila po ang may-ari ng Ducati. Yun ang asawa ko. Woo! Si Ma'am Diwata! So ngayon po, magwa-raffle tayo ng isang Ducati. Ma'am, maliga! Ayan, si Mrs. Ducati po, si Ma'am Diwata. Pangalan mo niya ay Diwata. Diwata ng boy. Yan! Tataas ng kamay, sasabihin niya sagot. Pero huwag mo lang sasagot ha, taas mo na kamay. Ah, sige. Ready? Sino yung Team Duterte? Ah, sige, sana una. Sige po. Sino yon? Si Bongo, si Sara Duterte, tsaka si Kayanan. Galing nga! Oh. Oh, next question. Sino yung gusto natin tumakbo sa party list? Oh, sagot pa! Sigurado yun, ma. Sige, kuya, ikaw. Mother for change. Ayun, mother for change. Ikaw yun. Okay. Oh, dapat laging ano, 'di ba? Move on. Oh. Ano ang pangalan ng may-ari ng Ducati? Ayun, si kulang, dapat dalawa. Ayun. Ayun, sila dalawa. Hindi pwedeng hindi kasama asawa. Gusto mo malagot eh. Laging ganoon, ha? Alam mo naman sa atin, dito bawal ang bet ka. Alam niyo 'yan, 'di ba? Okay, last. Sino ang gustong tumakbong Vice President? Si Kuya eh. Ang bilis na kita ko. Ikaw to. Ayan siya. Ayan ako. Hello, special youngster. Tapos ako. Ako una magtataas. Parang kursunada ko yan ha. No! Okay, last. Sino? Ayan ako. Pambato ni Pangulong Duterte. Ang bilis, sorry, ang bilis eh. Senator Bongo, ayan. Time na. RF, di ka. Dali, si RF meron daw pangako eh. Para inunda spot kita. Pag hindi mo si tinunod dyan, yari ka. Sa next mo nating eyeball, meron po tayong ano, mamimigay po ang Mothers for Change ng libreng gasoline voucher. Totoo yan ha? Pultang ba o? Baka 20 pe. Para po yun. Saka dalawang helmet. When I say go, you say Duterte. Go! Duterte! Go! Duterte! My God, I hate trucks. Banat by banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Ito si banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Mayayari ka boy. Mga maling balita nyo ay kanyang itataboy. Kapag pumanat siya boy ay siguradong pusoy. Sisilabang ka ng buhay sa nagbabagang apoy. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si banat, kinakalaban.
ng lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa bigat, banat may banat, pinapanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa bigat, marami dito sa ating mga nagmamagaling. Mga ugaling dilawan naman na puro praning. Mga bulok ang dating, galing magsinungaling. Wala namang mga higanti ang nakakapuwing. Banat may banat, pinapanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Ito si banat, kinakalaban lahat. Pagmali ang bunga ng puno mula sa ugat. Unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Di na kami mapipihani sa mga palabas. Mga kampong kayo ni Judas at saka Satanas. Nandito na ang wakas sa tagal ng panahon. Nilapastangan nyo ang bayan ng maraming tao.